Pakinggan po natin ang mensahe ng ating pumulusod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga miyembro ng ating Sanggunian Panlungsod, sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan. Siyempre, kasama natin ngayon, welcome back sa ating flag ceremony, sa ating Suamo, Senro, Clean and Green. At congratulations din na sa atin, ano, sa lungsod ng Pasig, at maraming salamat sa WWF, World Wildlife Fund, tama ba? Na kinilala ang ating mga efforts pagdating sa environment, pagdating sa climate change mitigation. Ito yung isa sa mga bagay na siguro para sa iba hindi masyadong exciting na pag-usapan, ano, para siguro iniisip ng iba ang dami nating ibang dapat prioridad, pero ang realidad kailangan din natin 'to pagtuunan ng pansin, dahil sa susunod na 10-20 taon at higit pa, talagang mararamdaman natin ang impact ng climate change sa ating mundo, dito sa ating lungsod. Kung nakita po natin, nagbaha dati, habang nararamdaman natin ang effects ng climate change, maaaring mas lumala pa ito. Nakita natin yung mga weather patterns, nagiging erratic, kaya hinagahandaan natin ito, pero dapat ginagawa din natin, nag-aambag din tayo para mabawasan yung tinatawag nating climate change, mabawasan yung mula sa solid waste hanggang sa water waste, hanggang sa air pollution. Gagawin natin ang parte natin bilang lokal na pamahalaan. Yung award na natanggap natin, nakita nyo yung napaka-cute na award, ano, ay hindi po ibig sabihin na perpekto na yung ginagawa natin. Alam yan ni na Sir Allen, lahat na kayo, alam nyo yan. Marami pa tayong kailangan i-improve, lalo na pagdating sa implementasyon. Kaya inaasahan ko na ang bawat isa sa inyo nandirito, at lahat tayo bilang mga Pasigueño, patuloy nating gagawin ng ating parte, ang gagawin ng lokal na pamahalaan ang responsibilidad niya para sa climate change mitigation. Muli po, congratulations sa mga nagtatrabaho para dito. Alam ko minsan may mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng departamento ninyo. Pero basta magtrabaho lang tayo. At alam niyo naman, ang prioridad natin sa ngayon, naglilinis tayo, inaayos natin para maging mas maganda rin. Isa sa mga dahilan ba't natin 'to ginagawa ay para mas maging maganda din yung implementasyon natin. Pagdating sa mga pabrika, pagdating sa mga iba't ibang establishmento, pati commercial establishments na malakas ang water waste, iba, kailangan ma-implement natin na maigi yung batas. Hindi naman tayo nagkulang sa batas eh. Baka nga sobra na tayo sa batas, ang dami na natin iba't ibang rules and regulations. Pero kailangan magtulungan po tayo para ma-implement natin ito ng mas maayos. Okay po ba? Ngayon, pagdating po sa distribution ng, may ibang topic lang po ako, distribution ng cash cards or ATM cards ng ating mga senior citizens, nakita ko po yung mga hinaing ng iba nating senior citizens at ng kanilang mga pamilya. At inaamin ko may pagkakamali din ako, no? At I would like to apologize to our senior citizens, dahil ang totoo, nung una kaming nagpaplano para dyan, ang pinagpaplanuhan natin ay house-to-house distribution ng ating mga cash cards. Sa kasamang palad, ay hindi pala ito kaya ng ating land bank. Hindi natin sila sinisisi, dahil alam natin, limitado din naman yung bilang ng staff nila, at hindi pala pwedeng i-authorize ang lokal na pamahalaan. Hindi tayo pwede i-authorize para mag-distribute ng mga cash cards. So, ito po, hindi nga pwede house to house, dahil hindi nila kaya at hindi allowed sa protocols nila na tayo ang mamahagi. Bawal po ang barangay staff, bawal po ang city staff. Kailangan po talaga. Pero alam nyo, nung una, ay sabi nila, kailangan dun sa branch kukunin. Naisipin nyo, 60,000 po ang bibigyan natin ng cash cards ngayon. Kung lahat po yan pupunta sa Land Bank Sir Raymundo o kahit dito sa Land Bank City Hall, ay talagang pagdagsahan ng tao, talagang sobrang sikip nun. At imposibleng manatili ang social distancing. Kaya nakipag-usap tayo sa Land Bank, at nagpapasalamat po ako sa staff at management ng Land Bank, dahil pumayag po sila dun sa
off-site distribution. Kaya malaking ginawa na rin ito, bagamat may ibang site na medyo nagkumpulan ng mga tao, no? Ngayon, hinihikayat ko po, dahil nagpapasalamat nga tayo, pumayag na i-land back ng off-site distribution para hindi, kasi ang isang option yan, ay next year pa natin mabibigay yung cash card, next year pa nila matatanggap yung cash. Kaya nga natin itong ginawa, yung cash card, para hanggang next year, pwede na nila gamitin yung cash card na yun. Hanggang 2022, hanggang 2023, pwede nila gamitin yung cash card na yun. Medyo minalas lang tayo dahil hindi umabot ng COVID. Inabutan tayo ng COVID nung Marso. Nag-skeleton workforce tayo, maraming naging delay. At, hindi naman para banggitin ko lahat ng detalye ng pagplano natin. Basta gagawin natin ng lahat para ma-distribute pa rin yung cash cards, dahil ayaw naman natin sa Pebrero or Marso nila matanggap, mga minamahal nating senior citizen. Pero isa, gagawin natin ng lahat ng pwede natin gawin para manatili yung social distancing, yung alphabetical order. Inihikayat ko po ang bawat senior citizen na pupunta doon, dahil hindi rin pinapayagan yung representative. Sa mga bedridden, pumayag po sila na i-house to house, pero yun lang daw yung kaya ng land bank. At again, thank you sa land bank for that. At least 4,000 din yun, na bedridden na hindi makakalabas ng bahay. Pero muli po, hinihikayat ko po ang mga senior citizens natin na strictly sumunod po tayo dun sa listing na alphabetical order. Kung nakasulat po na 2 PM po yung schedule ng letter M to Z, huwag po tayo pumunta, kunwari ako letter S, huwag po tayo pumunta ng 10 AM. Dahil yun po nakita natin, alam niyo siguro yung mga senior citizens natin na talagang excited din po. Pagka sinabing mayroong distribution, kahit alam na 3 p.m. yung schedule, 9 a.m., 8 a.m., nandun na. Kaya talagang nagsisiksikan. Pero ang totoo, kung susundan natin yung, kung susunod po tayo dun sa alphabetical order na schedule, hindi po talaga, at napakabilis ng staff ng land bank. Kung makita niyo po, at ako inobserbahan ko yung distribution sa ibang lugar, napakabilis. Bibigay lang yung card, yung temporary pin, tapos na, napakabilis ng proseso. Kaya sumunod po tayo, dahil hindi naman porket dumating kayo ng 3 p.m. ay iba na yung matata. Ganun din naman po yun. Kaya iniikayat ko po ang lahat na sumunod sa mga guidelines natin sa pagkuha ng cash card na ito. At sigurado po mas magiging maayos ang ating distribution. Dahil gusto po natin, bago magpasko, matanggap na ng mga senior citizens natin yun. Kasi last year, ang ganda, di ba? Last year, natuwa yung mga senior citizen kasi mas mabilis kumpara sa previous years. Hindi na iniipon yung mga senior, binibigay na kagad pagdating nila. Kaya ngayon, inabutan lang talaga tayo ng COVID. Pero basta sumunod po tayo, lalo na dun sa alphabetical order, magiging maayos po ang distribution natin. Kaya maraming salamat po dun. Ngayon, good news naman, lalo na pagdating sa mga, lalo na para sa mga empleyado natin. Sino po dito ang mga casual natin na salary grade 1 hanggang 2? Meron po ba dito? Yan, magmula January 1, 2021, salary grade 3 na po kayong lahat. More than 4,000 employees na casual mula salary grade 1 hanggang salary grade 2. Tapos meron pang 4 na from salary grade 2 hanggang salary grade 3. Ibig sabihin, sa taong 2021, 2,021 pesos din per month ang iaangat ng inyong mga sahod. Ginagawa po natin ito dahil naniniwala tayo na ang pondo ng taong bayan, ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Pasig, hindi dapat sinisavings lang ng sinisavings sa banko. Dapat ibigay natin. So kung kaya pa natin ibigay, ibigay po natin. At ako, sa aking palagay, yung 11,000 per month ay napakababa po nun. Masyado mababa. Lalo na kung meron kang 4 na anak, meron kang 14 na anak, ay hirap po nun 11,000. Kaya kahit papano, hindi man natin mabigyan ng 20,000 per month lahat, tinitingnan natin ng ibang lungsod kung ano yung pwede natin ibigay, ibibigay po natin. Pagdating naman sa permanent, gusto natin, kung pwede lang, i-permanent ko na kayo lahat. Pero syempre, may mga realidad din tayo. Kailangan dahan-dahan lang yan.
by the ano by sana umabot ng Disyembre, pero kung hindi, sigurado po first quarter of 2021 mga 600 po yan na magpa-permanent ulit sa pagdating sa first quarter, ano. Tapos hindi pa nagtatapos diyan. Sa likod ninyo yung pamaskong handog natin para sa empleyado. Bukod pa yan sa bonuses na matatanggap natin dahil maganda rin, minsan nakakatuwa din na may inuuwi tayo sa ating mga pamilya, ano. Ano pa ba? Actually, marami pa, ano. Sa mga sweeper, marami tayong good news, lalo na next year para sa ating mga sweeper. Ayun, may dalawa. Yung mga, pati sa mga PHA natin, di natin kasama ngayon, pero banggitin ko na lang. Siguro sa susunod na mga linggo, baka masyado ng mahaba, ano, pero marami tayong magandang balita. Dahil ako, sinasabi ko nga, hindi dapat ginagawang savings lang lagi. Kaya lumaki nang lumaki ang pera ng Pasig sa bangko, hindi naman nagagamit. Para saan, di ba? Ibalik natin sa tao, ma-infuse pa natin yung pera sa ating ekonomiya. Ang may kinabang dito, hindi lang empleyado ng Pasig, kundi buong lungsod ng Pasig. Basta, tuloy-tuloy lang po tayo magtrabaho para sa ikabubuti ng ating lungsod. Maraming salamat. Good morning po. Merry Christmas sa ating lahat. Adjourn na po tayo.